So hi guys, it's Love again. So nakalimutan ko lang mag-intro kanina. So eto lang ako mag-i-intro. I'm very excited for this video kasi this will be my very first pregnancy video and I'm so excited na mag-start dito sa pregnancy journey na to. And if you want to know more about my pregnancy skincare routine, just keep on watching. Naisip is kung paano ko maiingatan tong baby na dinadala ko. Siyempre, bukod sa matagal din namin siyang inantay, sobra din daming effort na ginawa namin para lang mabuo tong baby na to. So, siyempre, lahat ng gagawin ko, ang priority ko talaga is yung safety niya. So, nung nalaman ko na pregnant ako, ang inisip ko agad kung safe ba yung mga products na ini-intake ko sa katawan ko, yung mga pagkain na kinakain ko, or yung mga skincare na ginagamit ko. Siyempre, ang number one priority natin pag pregnant tayo is our babies. So, lahat talaga ng research ginawa ko para ma-make sure na safe si baby. Una kong ginawa is nung check-up ko, tinanong ko agad sa OB ko kung ano yung mga bawal ko gamitin na products. And so, sabi niya, lahat daw ng whitening products ay iwasan ko muna ngayong pregnant ako. Kasi mostly ng whitening products is hindi safe sa baby. Meron naman kasi mga alternatives na nakaka-whiten din ng skin pero hindi siya yung mga products na ginagamit ko dati. Like, kasi dati ang ginagamit ko is yung Koji San na soap. Although may mga tinanong din akong friends na gumagamit naman sila ng Koji San nung pregnant sila and safe naman nila na ilabas yung baby nila or wala namang defect sa baby nila. Pero dahil nga nag-aalala pa rin ako sa baby ko, ayoko pa rin mag-take ng risk. So, ang ginawa ko, nag-research na lang ako kung ano yung mga products na pwede kong gamitin habang nagbubuntis ako. So, nung una, inisip ko na wag na lang din mag-skincare. Naisip ko na ang gagamitin ko na lang sabon sa face ko is yung ginagamit ko din sa body ko. Kaso lang, nagkaroon kasi ako ng mga allergies or maliliit na pimples and sobrang kati niya. Hindi niya ako pinapatulog sa sobrang kati niya. So, magpa-flash na lang ako dito ng pictures ko ano yung itsura nung allergies or pimples na nagkaroon ako nung ginamit ko yung sabon na ginagamit ko sa katawan ko. So, dahil nga dyan, naisip ko na kailangan ko pa rin na magkaroon ng skincare para sa face ko. So, upon research, nakita ko na kaya pala nagkakaroon tayo ng breakouts or ng discoloration sa face natin kapag buntis tayo is due to the increased androgen production in our body. So, yun yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon tayo ng mga uneven skin tone, breakouts, and kung ano-ano pang mga skin problems. So, sa research ko din, nalaman ko na kapag daw, when you get breakouts, melasma, you're potentially having a girl because of double production of estrogen in your body. So, yun yung nagiging cause kung bakit ka nagkakaroon ng mga breakouts, ganyan. Girl daw yung magiging babe mo pag ganun. Well, kapag naman boy, nagiging blooming ka, nagiging glowing yung skin mo kasi balance yung estrogen and testosterone sa body nating mga buntis kapag boy yung pinagbubuntis natin. Taliwas siya dun sa mga kinakwento ng mga nanay natin o mga lola natin na kapag daw blooming ang isang buntis, potentially ang anak niya is babae. At kapag naman daw madami kang pimples, lumalaki yung ilong mo, nangingitim yung mga leeg and kilikili mo, potentially, ang magiging anak mo is boy. So, yun, taliwas siya. Pero kahit ganun yung sinasabi sa mga research, malalaman pa rin natin ng gender ng baby natin pag lumabas na siya. Kasi minsan, di ba, kapag sa ultrasound, hindi pa rin naman 100% na tama yung nadedetect nilang gender. So, napanood ko din kasi sa vlog ni Dr. Gail Vitas na yung mga skincare products naman is formulated without the ability to enter into our bloodstream. So, kapag yung mga pinapahid-pahid natin na products is hanggang dito lang siya sa outer part ng skin natin. And hindi siya pumapasok sa bloodstream natin, therefore hindi siya makaka-affect sa baby natin. Pero, meron kasi mga products or ingredients dun sa mga products na ginagamit natin na
harmful para sa baby natin kasi nga nakakapasok siya sa bloodstream natin. So may tatlong ingredients yung sinabi na yun yung lagi nating babasahin sa ingredients. At kapag nakita natin yun na nandun sa product na ginagamit natin, iwasan agad natin yun kasi makaka-affect siya sa baby natin. So first product is yung retinoid. So nakikita siya sa mga anti-aging products na may vitamin A at nagtitreat din ng acne. So kailangan natin iwasan yung retinoids because proven na nagkakosya ng problem sa heart and sa nervous system. And ayaw naman natin na mapahamak yung baby natin dahil sa mga anti-aging products na yan. So skip muna natin yung mga anti-aging products na yan. So next is yung hydroquinone na nagtitreat naman ng melasma. So yun nga, mga whitening products, ganyan. So yun kasi proven na nag-enter talaga siya ng bloodstream natin and actually harm the placenta. So hindi natin yun gusto na makaharm sa baby natin. So iwas na muna din tayo dun sa mga products na may hydroquinone. So next is yung oral tetracycline antibiotic. So ito naman yung mga products or ingredients na nagtitreat ng acne. So syempre pag buntis tayo, nagkakaroon tayo ng acne, ganyan. Pero hindi tayo allowed to take medicine to treat our acne. So yung oral tetracycline kasi daw can inhibit bone growth sa unborn child natin. So yun, iiwasan natin yung tatlong products na yun kasi it can harm our baby. So kapag hindi nyo nakita yung tatlong ingredients na yun sa skincare products nyo, may chance na safe na siya gamitin. Pero syempre, kailangan nyo pa rin magtanong sa OB nyo or sa derma, kung may derma kayo, para sure kayo na safe yung mga products na ginagamit nyo sa skin nyo at hindi siya makaka-harm sa baby. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung mga products na ginagamit ko. And alam ko na safe naman siya kasi ni-research ko muna bago ko siya gamitin. So, ito lang siya. Yan, konting products lang. Yan, so first is the cleanser. Kasi nung una, yun nga, yung sinasabon ko sa face is yung Dove, pero nagkakaroon kasi ako ng pimples. So, nag-research ako kung ano yung products na safe naman gamitin. So, ang una kong nabili, itong Human Nature Nourishing Facial Wash Tomato. So alam naman natin na si Human Nature, yung mga products niya talaga sobrang safe kasi organic siya lahat. So nung una, ito muna yung ginagamit kong facial wash. Kaya lang kasi parang feeling ko umitim or nagkakaroon ako ng discoloration sa face ko. Medyo nangangati din yung mukha ko pag ginagamit ko to. Although okay naman siya, so siguro mali lang yung paggamit ko or hindi lang siya hiyang sa face ko. So, naghanap ulit ako ng ibang product na pwede kong magamit. So, dito na ako nahiyang sa Cetaphil. So, syempre, alam naman natin kapag Cetaphil, sobrang mild niya sa skin kasi pwede din siya sa baby. Kaso, nung una kasi, mali pala yung paggamit ko. Ang ginagawa ko kasi, binabasa ko na yung face ko, tapos saka ako siya ilalagay sa kamay ko, tapos irarab. Saka ako siya ilalather sa face ko. Feeling ko kasi hindi niya nalilinis masyado yung face ko. Kasi hindi siya bumubula. Yun lang yung problem ko sa kanya, hindi siya bumubula. Pero nung nalaman ko kung paano siya dapat talaga ginagamit, mas na-appreciate ko na siya. Kasi dapat pala, hindi ka muna magbabasa ng face mo. So maglalagay ka muna ng product sa kamay mo, tapos i-rub mo siya. Tapos saka mo siya i-lather sa face mo, tapos makukuha niya na lahat ng dirt. Simula nung ganun yung paggamit ko, naging okay siya. Kaya lang minsan, feeling ko hindi pa rin 100% na nalilinis yung buong face ko. Lalo na kapag gumamit ako ng sunblock, kapag halimbawa lumabas. Kapag gumamit ako ng sunblock at minsan tinatamad na ako mag-toner. Yun, feeling ko hindi siya nalilinis. So, ang ginawa ko, bumili ako ng ganito. Ayan. So, ganyan siya. Lather ko nung Cetaphil sa face ko, binabasa ko lang to, tapos nirarub ko siya sa face ko para pang exfoliate na din. So, ito na yung marirecommend ko sa mga buntis dyan na nag-iisip kung paano yung cleanser na magagamit nila. So, ito. Kailangan talaga may ganito ka kasi feeling ko hindi siya masyadong nakakalinis kapag walang ganito. So, next naman is facial scrub.
So, nung nagkaroon nga ako ng maliliit na pimple dito sa part ng face ko, inisip ko agad kung paano ko siya matatanggal. And alam ko, hindi siya matatanggal agad-agad ng Cetaphil kasi nga, mild lang yung Cetaphil and hindi siya nakaka-dry up ng pimple. So, ang ginawa ko, facial scrub na lang ako para ma-flatten yung mga pimples ko dito and para matuyo siya agad. So, ang scrub na ginamit ko is itong... coffee scrub ng Zest Organic. So, yan. So, since organic siya, safe talaga siya gamitin para sa mga pregnant na katulad natin. So, aside from being organic nga at safe, sobrang bango pa niya gamitin. So, ganyan yung itsura niya. Yan. So, nakaka-relax kasi ginagamit ko siya sa face ko and sa body na din kasi nga, feeling ko pag gumagamit ako nito, hindi ko na kailangan mag-lotion. Kasi ang lambat agad ng balat ko. And 3 days ko lang siya ginamit na wala na agad yung pimples ko. And yung pimple marks na rin. Sobrang bango niya. Parang pag naliligo ka, parang gusto mo magbabad na lang sa banyo kapag ginagamit ko. Kasi syempre ngayon buntis, bawal mag-coffee. So, addict na addict pa man din ako sa kape. So kapag naaamoy ko to, ito nawawala na ng konti yung cravings ko sa coffee. So... yun, sobrang ganda niya gamitin. And meron din siyang lip scrub. Ito. Yan. So, ito din yung ginagamit ko pang scrub ng lips ko. So, Zest Organic din siya. And ganito itsura niya. Yan. Sobrang bango din niya. And after mo gamitin, parang may lip balm ka na din. Kasi, ang moisturizing sa lips. Ayun. So, ito, maganda tong products na to. So, ililink ko na lang sa baba kung saan nyo siya mabibili para matry nyo din. Kasi sobrang effective talaga niya. And nagulat ako na natanggal agad yung pimple marks. Kasi usually, dati, natatanggal agad yung pimple ko pag nagkakaroon ako ng pimple. Pero yung pimple marks, nagsustay siya ng mga ilang buwan. Pero nung ginamit ko to, nawala agad yung pimple marks. So, effective talaga siya. And sabi, nakita ko din sa isang review sa product nito is, nakakawala din siya ng stretch marks. Yun. So, itatry ko din siya kapag nagkaroon ako ng stretch marks. And, yun nga, nakaka-whiten din siya ng kilikili, ganyan. So, ginagamit ko din siya sa kilikili ko and sa leg ko. Kasi medyo, yun yung mga spot na nagda-darken sa akin simula na naging pregnant ako. So, dati ito, ginagamit ko din siyang scrub, yung St. Ives. Pero kasi, nung nagbuntis ako, so, nagkaroon ako ng doubt kung safe ba siya. And lately ko na lang din na-research kasi medyo tamad na tamad nga ako. And ito na naman yung ginagamit ko. So, feeling ko hindi ko na kailangan ito gamitin. Pero nasasayangan kasi ako kasi madami pa siya. Kakabili ko pa lang kasi sa kanya nung... yan, madami pa siya. Kakabili ko pa lang kasi sa kanya nung nalaman ko na pregnant ako. So, yun. So, next naman is yung moisturizer. So, ito kasi hindi talaga nawawala sa akin yung moisturizer kasi mahilig nga ako mag-facial scrub, ganyan. So, natatanggal niya yung natural oil sa face natin. So, kapag gumagamit ka lagi ng facial scrub, huwag mo kakalimutan na mag-moisturizer kasi nga, kasi sobrang magda-dry yung face mo. Or sobrang magda-dry yung skin mo sa face kapag hindi ka nag-moisturizer after mo mag-scrub. Or mag-exfoliate. So, tatlong products yung ginagamit ko. Ayan. Ito. Ayan. So, sa morning, ito yung ginagamit kong moisturizer after ko maligo. This is from Human Nature Day Moisturizer na Natural. So, maganda kasi itong product na to kasi feeling ko kahit sobrang dull ng face ko, pag ginamit ko to, parang nag-glow siya. And sobrang bango pa niya. Kaya gustong-gusto ko to siya ginagamit sa umaga kasi. And syempre, hindi naman ako everyday lumalabas. So, yun. Ito lang yung ginagamit kong product sa buong araw after ko maligo. Next is itong St. Ives Smooth and Glowing. So, ito naman, dati, kasi nga, inisip ko na hindi siya safe for pregnant. And, tinatamad ako mag-research nun kung safe ba siya or hindi. Pero nung na-research ko naman, safe naman siya gamitin. So, ginagamit ko na lang din. Kapag, minsan kapag ito, hindi ko makita. Or, ito, halimbawa, naiwan ko dito sa kwarto. Or, ito, nasa baba lang siya. Ito na lang yung ginagamit ko. So, itong dalawa, sa morning ko siya ginagamit. And, parehong maganda yung effect niya sa akin.
At pareho din siyang mabango. So, yun. Ito lang ginagamit ko pareho. Moisturizer. Kapag hindi naman ako lalabas ng bahay. And sa gabi naman, itong ginagamit ko. So, this is Garnier Skin Naturals Light Complete Speed Vitamin C. So, yun. Feeling ko kasi vitamin C, nakaka-whitens din siya na skin. So, nag-try pa rin ako gumamit itong vitamin C. Sa gabi ko naman siya ginagamit. Kasi nga, ito yung, itong dalawa pang morning. So, ito, gabi ko na lang siya ginagamit. Although, pwede mo naman siya gamitin ng umaga. Pero, since may ginagamit naman ako sa umaga, ito na lang ginagamit ko sa gabi. So, nung napanood ko din yung vlog ni Dr. Gil Vitas, sinabi din niya doon na important na magkaroon tayo ng sunblock. Kasi, prone niya tayo sa discoloration, sa melasma during pregnancy. So, para naman medyo mabawasan yung... So, para medyo ma-avoid natin yun, kailangan natin gumamit ng sunblock. So, ang ginagamit kong sunblock kapag lumalabas ako, kapag meron akong prenatal check-up, is itong Bello. Tinted sunscreen. Yan. So, sinearch ko din siya kung safe ba siya gamitin while pregnant. And yes, safe naman siya. So, ang maganda lang dito kasi, may tone adapt technology siya. So, nag-even out yung skin tone ko. Kasi, eto, medyo umiitim na yung leeg ko. Dahil sa pregnancy. Kasi dati, hindi naman siya ganyan. Hindi naman ganyan yung kulay niya. Pero ngayon, ang itim na niya. So, yun, nilalagyan ko din ng sunscreen yung leeg ko para hindi naman halata na sobra yung initim ng leeg ko. Yun, so maganda kasi SPF 50 PA++++ pa siya. Kung lumalabas ako, hindi ko kinakalimutan na gumamit nito para safe. Kasi, syempre, kahit naman may face mask, may face shield tayo, naaabot pa rin yun ng UV light. So, kailangan protected pa rin yung skin natin para maiwasan din natin yung premature aging. So, yun. And for powder, ito lang yung ginagamit ko. Yan, yung Tender Care Hypoallergenic Baby Powder Sakura Scent. Kasi sobrang bango nito. And nakaka-relax siya. Nilalagay ko din siya sa buong katawan ko kapag nangangati ako. Kasi ngayon, kasi pregnant ako, sobrang nangangati ako kahit naglo-lotion naman ako. Sobrang bilis kong mangati. Feeling ko sobrang nagda-dry yung skin ko. Yan. And syempre, last but not the least sa ating skincare list is itong water. So, syempre, kailangan nating hydrated tayo para, hindi lang dahil para gumanda yung skin natin, kundi para din sa health ng ating baby. Kasi, syempre, bawal tayong ma-dehydrate kasi makakasama yun sa baby natin kapag dehydrated tayo. So, ako, naglalagay na ako lagi ng tubig dito para hindi ko makakalimutang uminom ng water kasi yun nga, important siya sa ating internal and external health. So, kayo rin, kailangan lagi tayong umiinom ng tubig. Kahit nakakainis kapag lagi tayong umiihi kasi nga inom tayo na inom ng tubig, okay lang yan. Basta natin na maganda siya sa health ng ating baby. So, yun lang. I hope na nakatulong ako sa inyong search for skincare routine or skincare products during pregnancy. So, syempre, sobrang hirap nga naman mag-adjust from may nakasanayan tayo na skincare products na lagi natin ginagamit, pero ngayon hindi na natin pwedeng gamitin. Pero okay lang yan, kasi mas importante pa rin yung health ng ating baby. And yun ang pinakamahalaga sa lahat. So, yun lang guys. I hope na may natutunan kayo sa video na to. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please hit the like button. And I'll see you again sa mga susunod kong video. Bye! Shoutout nga pala sa best friend ko, Engineer Ruby Joy Ganal, Tabernilia, Aiden.